Karamihan sa atin ay mahilig kumain ng fried rice. Kaya maituturo ako sa inyong recipe ng fried rice na madali, masarap at siguradong magugustuhan ninyo. Ito ang kimchi fried rice. Kaya ano pang hinihintay natin? Samahan nyo na ako sa aking kusina. So ang una natin gagawin ay tatanggalan o kailangan natin mabawasan yung liquid na kasama dun sa kimchi. Katulad ng nakikita nyo dyan sa video, nilagay ko siya sa isang strainer tapos may bowl para masalo niya yung mga juices. Kasi mamaya ilalagay din natin itong juice sa ating fried rice. Pwede nyo siyang piga-pigain para mas mapabilis yung pagtanggal ng mga juices. Kapag napatulo na natin yung ating kimchi, ilipat na natin siya sa isang bowl. Pagkatapos ay gugupit-gupitin natin siya ng maliliit. Pag okay na, itabi na muna natin ito. Oo nga pala, yung kimchi na gagamitin natin dito ay dapat yung matagal nang nakababad kasi mas masarap yun. Gagamit nga pala tayo dito ng bacon, o diba ang sarap? Hiwain nyo yung bacon na mga half inch yung kanyang laki. Yun nga palang mga ibang ingredients na i-prepare ko na kaya pwede na tayong mag-umpisang magluto. Buksan ang kalan at ilagay ito sa medium flame. At maglalagay na rin tayo ng kaunting mantika sa ating kawali. Kapag mainit na yung ating kawali, ilagay na natin yung ating hiniwang bacon. Lulutuin natin yung bacon ng mga 2 to 3 minutes o kaya hanggang sa medyo mamula-mula ito. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung ating hiniwang sibuyas. Siguro igisan nyo to ng mga 30 seconds. Sunod kong ilalagay yung bawang, hiniwa ko nga pala ito na maliliit. Igigisa natin to hanggang sa maamoy natin yung kanyang aroma. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung ating kimchi. Igigisa natin yung ating kimchi na mga 3 to 5 minutes hanggang sa medyo matuyuan na siya yung wala na siya masyadong liquid. Pag okay na yan, ilalagay na natin yung ating gochujang. Maglalagay na din tayo dito ng asukal at ng kaunting asin. Haluin natin ito na maigi. Lutuin natin to ng mga 2 to 3 minutes o kaya hanggang sa makita nyo nagmamantika na yung ating kawali. Ayan, kapag ganyan na yung itsura, pwede na natin ilagay yung bahaw nating kanin. Ilalagay na din natin yung ating tinabing kimchi juice. Pahaluin natin ito ng maigi. Dapat magbantay yung kanyang kulay. Wala dapat na maiiwan na kulay puti dun sa ating kanin. Pag pantay-pantay na yung kulay niyan, ibig sabihin pantay-pantay na rin yung lasa dun sa ating kanin. Pag okay na yan, pwede na tayong maglagay ng ating sesame oil. At maglalagay din tayo dito ng hiniwa natin dahon ng sibuyas. Haluin lang natin ito ng sandali at pwede na natin itong ihain. Nagugutom na tuloy ako! Ilagay na natin ito sa ating serving plate. Kadalasan ay sineserve nila ito na may piniritong itlog at hiniwang edible seaweeds. Para mas lalong sumarap, bubudburan pa ito ng sesame seeds at ng dahon ng sibuyas. Ayan, tapos na! Ready na akong kumain! Sana ay nagustuhan niyo po yung aking niluto. Okay, kain na!